afternoon, good evening, welcome back to our channel. So, nandito po tayo ngayon sa John Axel Aviary. Na ito po yung unang araw na pagpunta natin dito. At gusto ko lang po ipakita sa inyo itong napakagandang aviary ni Sir Alex. So, ito po yung kanyang mga ibon dito, no? IRN or Indian ring neck, no? Nangangarap rin tayo magkaganyan, kaya nga po tayo nandito upang, no, signal po, no, kung pwede nating mapicturean, no, at kung paano kakaloob po ng Panginoon, no, makakuha tayo man lang ng green, no? At sabi ni Sir Alex, no, ibigyan daw tayo ng gift, no, na green Indian ring neck. So sana all. Ayan, salamat Sir Alex in advance. So ito pong mga ibon niya po dito, no, ay napakarami, no. At ito daw po ay nagsimula lang sa ilang pares na nung una ay Indian ring neck ay 10 years. At dahil po ay nakakapag-out na rin siya, ay nakabili siya ng mga ano, medium and other large bird species, no? So nakita nga po natin dyan yung iba't ibang klase ng parrot. Alam nyo po, no? Sa halaman po maasahan nyo kung anong pangalan, lalo na sa mga carnivorous plants, no? Pero po sa mga ibon, no? Talagang napaka, wala po talaga akong kaalam-alam sa mga, no, tawag, lalo na sa mga mutation and high mutation po na tinatawag dyan. So kaya nga po na tayo nandito para po i-educate yung ating sarili. Kasi nga po nagbabalak tayong mag-umpisa sa pag-populate. Then hopefully makapag-breed ng mga parrot and mga ibon. So ayan po, ha. Ituturo ko muna po kayo ngayon kasi meron po akong ginawa na another video, no? Ito po ay pangalawang visit ko na ito po yung unang visit ko, no, itong unang video na to. At meron tayong second visit dito sa aviary na to. Dahil po nung una talagang hindi ko po talaga na videohan ng maayos kasi nga po ay talagang, no, para akong napunta sa ano, pagawaan ng chocolate na talaga, no, mas priority ko na mag-enjoy kakatingin kaysa mag-video. No, talagang nakaka-overwhelm po talaga, no? Kung kasi po ako ay meron ngayon na Sanconure. Ito po yung nabili ko kay Sir anong pangalan ni Sir Dan Aquino, no, ito po ay kanyang hand-feed na ibon na Sanconure. At dahil in some for some reason, no, kailangan niyang ibenta yung kanyang pet, no? Kaya nga po nakakuha tayo ng dalawang Sanconure. At hopefully pag na DNA natin to, sana nga ay pwedeng ipares. Kung hindi naman, ay sabi nga yun daw po yung pamahiin sa ibon. Pagka bumili ka, sigurado bibili ka uli, no? So tama po yun dahil kailangan natin bilan sila ng pares, no? Pero hoping pa rin ako na sana pwede silang ipartner kasi, no, banded na po yun, eh. But anyway, nandito po tayo ngayon sa uli sa John Axel Aviary. No, the main reason kung bakit po ako nandito ay para mag-take ng picture. No, picture po para saan, Kuya Brian, no? Ang picture po na yun ay gagamitin namin sa tawag doon. Para po sa farm management plan, no? So ito po ay isa sa mga sa mga requirements, no, pagka gusto niyo pong magpa-rehistro, no, sa DENR, no. So sa totoo lang po, hindi naman po ako expert dito, pero nung nakita ko po yung post ni Sir Alex, no, doon po sa kanyang isang account, no, ng John Axel, sabi ko, bakit hindi ko i-try? Ito pong growing area natin naman sa GMA Cavite ay DNR registered na po tayo, no, ng ilang panahon na. So, nasa akin pa rin naman yung mga requirements na yon. At I think, no, kaya natin siyang i-assist, no? At ipag-pray natin na may assist talaga natin siya doon sa
specific na dokumento na yun nga na ano po no sa management plan no nung kanyang aviary no. So meron na po ako niya nagawa dati, pero ang pagkakaiba, ito po ay para sa mga carnivorous plant. But this time, gagawan po natin ito sa aviary naman. So, pasensya na po kayo ha, kasi hindi ko po kasi pwedeng sabihin yung ibang mga detalye. So, alam niyo na kasi ito po ay... pa rin, no? Kumbaga, under process. Pero hindi naman po talaga siya confidential. Pero, syempre po, no? Ayaw po natin agad magsalita ng tapos, no? So, dahil sa sarili ko po ay hindi po talaga ako professional na gumagawa ng ganung klase ng dokumento. So, tulong lang po, no? At sabi nga ni sir, no? Kung magawa natin ito, so bibigyan tayo ng green na Indian neck as a gift, no? So sabi ko sa kanya, kahit hindi na nga bigyan, pero sa totoo lang, gusto ko rin po talaga magkaroon na Indian neck. Kasi nga meron tayo ay San Conure. At sabi po ng ating ibang mga tropa, no, na magkaalaga ng carnivorous plant at mag-iibon din, no, ay iba daw po, no, yung ugali, no, ng Indian ringneck. So siguro sa ibang mga panahon i-discuss natin ito. So shout out nga po pala kay Jonathan Labasan, and lalo na po kay Sir Ibar Tabora, no, kasi po sa kanila po ako nagtatanong ng mga patungkol po sa ibon, dahil sila po ay may masalam sa akin pagdating po sa pag-iibon. At dito nga po sa ano na to, sa aviary na to, no, halo-halo po, meron po siyang mga African lovebirds, no, tapos pangasumunod na marami. Marunong kayo, sir, magala. Ito ang mga Indian ringneck, no, at meron din po siyang mga San Conures, at napakarami po na ano, pati po meron pang medium and large parrots. So, sa susunod po ng mga video, iisa-isahin po natin yan, at siguro i-feature din natin yung mga ibang mga details patungkol po sa bawat mga ibon na meron sila. No? At soon enough, no, tayo po ay magre-review na rin siguro ng mga bird, no, na ating ma-acquire. Ayan. So, guys, meron din akong gagawin mamayang update, no, sa growing area natin, sa ano naman po, no, regarding sa carnivorous plant, no, kung paano natin maiwasan, no, kasi ang dami pong namatay ngayon sa carnivorous plant ang mga halaman, no, at isa po ako sa mga no, maswerte, minalas pala, no, namamatayan ng mga ibang plants, pero ganun pa man, no, marami rin naman na napalitan naman po ng mga mas ano bago, no, nagkaroon ng flower yung mga ibang nepenthes natin, nagkaroon ng successful pollination, no, at tapos yung mga ibang propagation po ay naging successful, no, kasi po iba po talaga yung klima ngayon na biglang init, tapos lamig, tapos may biglang lakas ng ulan, tapos iinit na naman, no, climate change kumbaga. Pero ganun pa man, no, meron po tayong mga ibang mga tip na babanggitin sa mga sunod na video kung paano natin maiwasan ito. Lalo na po sa mga bago ngayon na nag-aalaga ng carnivorous plant na dapat yung maunawaan pag kayo po ay nag-uumpisa pa lang. So, ito po ay paunang video pa lang dahil marami po akong utang po sa inyo ng mga subscriber dahil matagal po tayong hindi nakagawa ng video. So, sana po ay pagpasensyahan niyo po ako at matagal po akong natigil, no, sa paggawa ng video kasi po na-spend ko po sa ibang bagay. So, yun lamang po. God bless and bye-bye!